Imbis na sa nakagis ng eastbound lane ng Burgos Avenue, sa westbound lane nidadaan ang puon ng itim na Nazareno para sa Traslasyon 2018. Magka-counterflow ang andas, iiwasan ang Lagusnilad at ang tulay ng cloverleaf na Bonifacio Drive. Mahirap na ho na umaakit ng cloverleaf. Ito yung Lagusnilad sa ating pong pag-aaral, medyo doble po yung threat na ating kinukonsider doon. Kaliwat kanan po ng makipot na Lagusnilad ang pinoproblema po natin. Sa taong ito, ang westbound lane ng P. Burgos at ng Jones Bridge ang dadaanan ng andas. Itarawan ay kita ng Manila Police District na pinakaligtas na ruta na dadaanan ng mga deboto. Pero pagdating dito sa Arco, ang dating ruta na rin daw ang susundin. Kanina, ininspeksyon ng iba't ibang ahensya kasama ni Monsignor Hernando Coronel ang ruta ng Traslasyon 2018. Tiningnan ang mga bahagi ng kalsada na kailangan ayusin at pinlano kung saan ilalagay ang mga command post at mga first aid station. Simula hating gabi ng January 9, magpapatupad din ang traffic rerouting plan. Bawal ang mga truck sa Burgos. Ang light vehicles na dadaan sa Bonifacio Drive at Ross Boulevard southbound iikot sa Andas Circle. Ang mga bus na dumadaan sa Taft Avenue northbound kakanan sa Ayala Boulevard. Alas 6 na umaga magsisimula ang prosesyon ng Andas. Sisikapin daw ng komite na mas mapabilis ang traslasyon na noong isang taon ay umabot ng mahigit 20 oras. Para iwas sa kuna, bawal daw tuntungan ng mga waiting shed. Ipagbabawal ulit ang mga itim na plastic dahil hindi kita ang nasa loob. Wala naman daw banta sa seguridad ngayon, pero magkakaroon pa rin ng interruption sa cellphone signal sa dadaanan ng andas. May pakiusap ang kura paroko ng simbahan ng Quiapo sa mga may kondisyon tulad ng sakit sa puso at mga buntis. Kumari, huwag na silang sumama at kung di nila maiwasan, sa isang malayong lugar sila, safe distance. Huwag na lang tangkain na lumapit pa sa andas kasi napakadaming mga tao doon. No? Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.